Nagsimula sa industriya bilang mga contestants sa TV5 Reality Star Search na Artista Academy. At ngayon ay patuloy na sumisikat ang kinang na Sophie Albert at Vin Abrenica ay mahirap na ipagsawalang bahala. Maganda at talentado, guwapo at may bubuga. Mga kapatid, ang mga pambato ng TV5 na Sophie Albert at Vin Abrenica. Alright mga kapatid, welcome po sa isa na namang swabbing-swabbing episode ng programang Wasak. Ngayong gabi, espesyal na panauhin natin ang dalawang future superstars ng Philippine showbiz, wow, mga kapatid. At sila po ay produkto ng Artista Academy at they are on their way to fame, mga kapatid. Vin Abrenica at si Miss Sophie Albert. Hello. Magandang gabi. Galing, galing, galing. Good evening. Good evening. Teka muna, walang mic si Vin. Ay, wala pa ba mic? Kapitan mo nga dyan. Wala pa ba mic? Ayun nga, sir. Oh my God. Jun, si Boy. Tingnan. Tingnan. Ganun na natin sa likod, ha? Paano ba ito? Nag-workout ka ba? Nailang ka ba pag gagawin? Grabe, ang ganda ng katawan, Lord. Harap mo rito, Jun, konti. Oo, di ko ito yan. Uy, may abs, oh. Sino din yan? Malamig ba? Dito ka lang. Kinadyama yata yun dyan. Hindi, wala. Nakalimutan yung kabit yung... Matigas ko dyan. Comfortable ka ba dito? Oo, oh, okay. Sa ano? Sa lapel. Ayos lang. Grabe, puputok po ito. Grabe, no? Ayos na ito. Thank you. Salamat sa oras ninyo. At balita namin, eh, busy kayo sa programang Never Say Goodbye. Yeah. Never say goodbye. Teka muna, kayong dalawa ay may mga kamag-anak sa show business, ano? Ikaw ay may dugong kuwang ko ka pala. Ikaw naman yung kuya mo ay pinagnanasaan ni Jun sabay doon, sabihin natin. No? Maganda rin yung katawan nun. Maganda yung katawan din. No? Maganda nasa lahi na ba yan? Ito ba yung isa sa mga dahilan ba ito kung bakit pinasok na ito? Actually, hindi. Kasi yung mommy ko, ayaw niya talaga ako pumasok sa showbiz. Mm-hmm. So, siguro, being in the family, doon niya na-realize na magulo, gano'n, ayaw niya. Pero gusto ko eh. Ay, walang magagawa niya, diba? Ikaw naman, Vin. Ako talaga, ginusto ko talaga. Kasi nung bata pa lang ako, nagpa-practice na ako nung na kahit ako lang mag-isa. Oh, sa harap ng salamin? Sa harap ng salamin, wow, sa banyo. Mm-hmm. Na kumakanta ako, tapos Michael Jackson dance moves na ako noon. Tapos nakita ko yung dad ko nagpa-perform. Mm-hmm. Tapos sunod pa si kuya. So, mm-hmm, nainggit ako. Mm-hmm. Tinaray ko pumasok. Kuya mo pala siya, ano? Yes. Special guest. Dito yung special guest natin. Special guest natin. Si Imok yung langaw. Oh. Imok. Pangalan natin. Okay, so ilang buwan, no? Nagtapos yung Artista Academy, October. October. Okay. Siguro mayayaman na ito mga ito. Ay, mayayaman talaga. Mayayaman. 10 million pesos in cash. At saka cash. May libreng sasakyan pa yan. May pamahay. Yun na ba yung ginagamit yung ngayong ano, service? Hindi pa. Hindi pa. Ay, yan ha. Baka gusto yung manawagan. Okay, ito showbiz question, ah. Grabe, no? May namamagitan na ba sa ilang dalawa? Kasi yung mga Twitter pictures nyo, nakasampa ka sa kanya. Huh? Ganon. Oh, parang hindi naman kayo masyado sweet. Hindi naman masyado? Oo. Oh. Hindi naman masyado. Kunti lang. Kunti lang. Kunti lang. Kayo yung dalawa ba yung nag-holding hands na? Ayan. Minsan. Ako dyan. Ayan. Kabisado mo ba, Vin, ang cellphone number ni Sophie? Dati, nung nawala niyang cellphone. Kabisado ko pa rin hanggang ngayon. Mm-hmm. Ano? Nako, sinadid. Challenge ba ito? Sina yung 1-5? No! Alam! Oh, ano mayari? Sina 927? Ang kapal ng face! Aray, I'm not prepaid. Prepaid ako eh. Prepaid ako, sorry. Tol, prepaid ako. Joke lang. Prepaid ako na yan. Ayun, isang mga load. Joke lang. Isang mga 350 na rin. Isang mga load. Ito bang nangyayari sa inyo ngayon? Was it everything that you expected nung gumraduate kayo noong October? Actually, hindi. Mas mahirap? Mahirap. Sobrang hirap ng pinagdadaanan namin. Kasi sa Artist Academy, parang nasa loob kami ng sarili namin world. Mm-hmm. Ngayon, nasa labas na kami. May mga nakakahalubilo kaming... Oh, lalim ng Tagalog ko. Oh, my God! May nakakahalubilo kaming ibang tao na, alam mo yun, mga... Iba-ibang klaseng tao. Okay. Ayun.
So mahirap. Tapos sa Never Say Goodbye, may mga love scene, may mga kissing scene, gano'n. Parang... Kissing scene daw, Jun. Mahirap yung mga gano'n. Mahirap pa kissing scene? Medyo. Bakit naman? Kinakabahan ako eh. Ako rin eh. Ano para sa inyo ang pinakamadugo na part ng isang shooting? Pinakamahirap na part sa akin siguro yung maging dapat kung sino ka, dapat ipakit ng parang pag-control mo sa sarili mo. Mm-hmm. Tulad na iba na inaayosan ka, alam mo yung nagbo-moment ka. For example, nandun ka, nag-actor's cue ka, biglang may lalapit sa'yo. Tapos aayosan ka. Di ba dapat nag-ano ka? Parang ganun, you have to control yourself. Mm-hmm. Okay. So mainit mo ba ang ulo mo? Ay ako, before ako nag-artista. Talagang may... Hanggang ngayon naman. Medyo mainit yung ulo ko before. Yan ang ano ko talaga sa sarili. So, bakit hindi ka nag-text? Ay, hindi. Bakit hindi mo kabisado yung cellphone number ko? Hindi naman ako ganun. Ikaw, Sophie, nagsimula ka sa isang kabilang network dati. Mm-mm. Iba pa pangalan mo nun? Mm-mm. Ang pangalan mo, Antonio? Antonio Vargas. Okay. Nag-change ka ng name. Simbolo ba ito, no? Parang senyales ba ito ng talagang bagong incarnation? Ganun. I guess. Tsaka yung name ko kasi it's so common. Mm-hmm. So... Juan de la Cruz? Oo. Paano wala? It's so common. So, nag-isip kami ng ibang name na mabilis matandaan. And... Ikaw ba nakaisip ng Sophie Albert? Albert, actually, middle name yun ng mommy ko. Middle name ng mommy ko. And Sophie, marami kaming names na pinagpilian talaga. Marami. So, napili lang siya. Nila, direct Mac, my manager, me, my mom. Ayaw mong right, Mary Rose. Kapag-anak niya si Joey Mary Rose. Mary Rose. Joey Albert, kapag-anak niya. I think so, pero I've never met her pa. Siyempre, pangalan mo, hindi na binago, di ba? Binago. Binago rin. Mm. Yes. Ang real name ko, unique kami lahat eh. Mm. Ang kuya ko, si ba, Alger? Oo. Tapos ang pangalan ko naman, Avin. Ha? Avin. Parang Alvin na walang N. Avin siya. Avin. Avin. A, kasi siya sumak din eh. Dapat ang pangalan ko dapat Arvin, tapos nauna lang... Arvin? Na sa lahat ng mga Arvin dyan, sa malahat ng mga Arvin dyan, pinagtawa na kayo ni Sophie Arvin. Tapos, kailan pa nagsimula yung ano mo? Abs mo. Abs. Kamusta yung buhay ng Abs? Kailan nagsimula yun? Na-meet ko sila ng mga... Ilan pinanganak yung Abs mo? Ano sila? Sinilang sila mga 2 years ago. Two years ago? Minsan nawawala sila, hinahanap ko sila. Sumabalik din. Sumabalik siya na. Galing. Kayo ba yung required na mag-gym araw-araw? Yeah. Hindi naman. Mm-hmm. Hindi pa naman. Pero kailangan ko na mag-diet. Pero hindi naman. Hindi na. Hindi naman. Ganda ng tawa. Hey! Hey! So, ikaw, kailan mo siya unang sinabihan na I love you? Kailan ba? Dapat ikaw may alam na kung sinabihan kita ang gano'n eh. Sa Never Say Goodbye. Ay, hindi. Before that, Artista Academy, nagpapa-thank you ako sa'yo. Nagsabi kang I love you. Yes, I love you too ka din eh. Kupol? Aray ko. Pag-usapan natin to. Kayo ay produkto ng, sabihin natin ano, parang modern studio system. Sa pansin nyo ba, or sa mga kwentong naririnig nyo, parang iba ba ang kalidad ng isang artista na produkto ng studio system versus yung isa na parang sabihin natin na organic lang yung growth. Yung mga hindi dumaan doon sa main machinery ng nung kagaya ng dinaanan. Hindi dumaan doon sa... Pwede ka. Gusto mo mag-artista. Muna nakarelate ka doon. Pwede ka. Kaya naman ako naman ganyan dati. Kasi ito yung sumasama ako sa kapatid ko sa taping. Ginagalaw ka. Nagagalaw. Pwede ka. Anong number mo? Gusto mo na-load? Ano size ng t-shirt mo? May sagot ba yung tanong ko? Siguro longevity-wise. Siguro mas mabilis kasi parang for me sa tingin ko mas mabilis nawawala ng career yung mga mabilis lang din sumikat. Mm-hmm. Yung parang yun nga from a reality show like us ganun. Pero kasi I don't know, siguro it depends also. Pero most of the time nakikita ko nga na when you start from talagang scratch climbing up is the hard work talaga eh. So it's easier to maintain I guess kaysa yung mabilis. Mm-hmm.
So, parang steady ka lang. Oo, slowly climbing galing up. Galing na, galing. Bakit? Okay, naiintindihan niyo kung bakit may mga artisan biglang nalalaos sa lang. May insight na kayo sa ganun. At sunod na tanong ko, may insight kayo kung bakit madali lumaki yung ulo ng mga artista? Yeah. At saka mabilis mag-drugs. Mabilis mag-drugs. Naka-overwhelm kasi, lalo na kapag ka may mga fans na iniidolo ka, ganun. Mm-hmm. And inaalagaan ka talaga ng mga tao. So feeling mo, you're bigger, you're larger than life, di ba? Pero when you're grateful kasi for everything, mahirap lumaki yung ulo mo, di ba? So siguro some na nakakalimutan nila maging thankful sa mga blessings na nakukuha nila, feeling nila sa kanila dapat yun. Mm-hmm. So doon lumaki yun. Karapatan nila. Oo. I think. Ikaw naman. Ikaw Aiden. Naman na... Naglabot mo na. Mag-alcohol yan. First time mo ba makipag-holding hands sa lalaki? Hindi naman. Kapag nagdadasal naman kami ng mga teammates. Dokotol? Hindi ako kasi, madalas ako mag-reminis. Na-appreciate ko lang for my age, saka nakakapasok ko lang ng showbiz. Na-appreciate ko nung dati, kung ano nangyari sa buhay ko, no? Na maswerte na ako sa other classmates ko, nagka-tricycle ako. Kasi sila nag-gypsy na. So feeling ko sa sarili ko, social na ako noon. And ngayon, sa blessings ko ngayon, iniisip ko, lately nag-usap kami ni Kuya na sabi ko, Kuya, na-appreciate ko ngayon yung pagtumitingin ako ng menu. Hindi ko na tinitingnan yung price. Tingnan ko na lang kung anong gusto kong food. Kare, gusto kong sinigang, kare-kare. Yun na yung ordering ko, hindi ko naiisipin kung magkano. Hindi ka mag-compute kung magkano lang. So like before, budget ko lang 300. Mga ganun. Yung na-appreciate ko kung nasan ako ngayon. So that's what's important. Manibre ka naman next time. Hindi ka na kuha yung price. Okay, ano yung unang-una niyo binili nung para sa sarili niyo? When you got parang, okay, pag nanalo ko, I will buy this for myself. Una kong binili talaga na alam ko medyo may price. Binili ko yung lahat ng ng kapatid ko. Ano, except si Kuya. Binili ko lahat sila. Iba kasi kay Kuya. Binilhan mo sila? Binilhan ko sila kasama si Mommy and si Daddy ng cellphone. Ah. Iisa lahat sila. And si Kuya naman, binilhan ko din siya ng isang gift na separate sa kanya. Kasi dati, na-appreciate niya kasi dati siya lang nagbibigay sa amin lahat. So, naninibago siya na may kasama siya nagbabayad na ng bills. Yung may TV ba to? Kung may TV? Hindi. Ito ba yung may... siya dati. Yun ba yung may, ano, yung may logo naman ng prutas? Cherry Mobile. Hindi, wala naman. May flashlight. May flashlight. Oh, mahal yun yung flashlight. Gusto ko yun. Okay, ikaw naman. Yan sa akin. Binilan ko yung sarili ko ng... Marami ng pera to. Hindi kailangan sa gabi na itong babaeng ko. Of course not. Binilan ko yung sarili ko ng cellphone. Yung yun lang. May prutas. Na joke. Yun lang. Kasi sira na yung phone ko eh. So, bumili ako ng phone. Sophie, kailan mo na-realize na gusto mo pala si Aiden? Good question. Bakit ako? Saka bakit ina-assume mo na ito? Oo nga. Nanguhuli lang. Nanguhuli ba? Sophie, ikaw ba may in love ka sa lalaking may bigote? Parang ganyan. Kunyari may kabigote si ano? Si Mr. Abreni ka ng ganyan. Okay lang. Siguro. Okay lang? Okay lang, no? Oo naman. Huwag mo titigan ng ganyan. Isi-shave ko lang. Ako mag-shave. Joke. Okay lang. Joke. Okay, I'm sure the usual questions, Vin, ano? No, kumpara ka lagi sa kuya mo, okay, anong sagot dun? Madalas. Madalas ako kinukumpara. At actually, noong una, nasasaktan ako. Maraming masasakit ako nare-receive noon na comparisons. Actually, hindi comparisons eh. Parang ini-insulto na. No? Oo. Pinaka-sample talagang pinaka-unang nakita ko na nabasa ko sa tabloid. kapag, kasi sumasama ako sa kanya before. So, nung nakita ako, sabi sa akin, sa tabi niya, mukha daw akong magbubuti. Aray ko naman. Sakit sa akin yun. Mukha pa nga magbubuti sa'yo. Sobra ka mukha snatcher. Hindi magbubuti, no? Pero mga isa sa mga dahilan din. Marami. So yan? Yes, marami. Grabe talaga mga showbiz reporter din, ano? Ibang klase rin, no? Nasaktan ako, pero... Sa dyaryo talaga nakalagay magbubuti. Yes. Parang ang tinitira na dyan, yung looks mo eh. Yes, looks na. Hindi lang yan, marami pang iba. Yung masasakit doon, for example, yung pag-pinose na yung
kapatid ni Aldrin nag-audition sa ganyan, sa Academy. Tapos sobrang dami ng comments na. Siyempre, mababasa ko ng iba. Masakit sa akin. Pero actually, yun yung naisip ko na bumubuo sa akin. Yun yung sa gabi umiiyak ako. At nila ako ginaganito, wala ako ginagawa sa akin. Sakit sa akin. Si Kuya nandun na, kabayan na lang niya ako. Ah, ganyan talaga dito. Isa na yan sa mga reasons na dapat masanay ka. Dapat maging matatag ka. So, doon yung naging matatag ako kay Papa. Totoo. Huwag ka naman patient. Bayan mo nga, Jun. Oo. Bala ko naman bahala dyan. Ikaw, Sophie, so far, yung mga narinig mo about you or ang nabasa mo about yourself? Nabasa ko about myself. Yung mga parang dahil sa pamilya ko, di kaya ako nanalo sa AA. Mga ganun. Ay, may discussion yan basta naman. Sa Twitter. Ano basta sa Twitter? May nang basta. Oo, meron. Pwede ka ba ang kwento? Oo, sige. May nagtitweet sa akin na sabi niya, ano daw siya, abnormal daw siya. Ano siya? Abnormal daw siya. Palagi siyang nagtitweet. Tapos sinasabi niya na, I love you with all my heart. Mga ganun talaga na tweets. Nag-I love tapos, you, abnormal na? Tapos hindi, sabi niya, abnormal daw siya. Tapos, biglang, kunyari, may ipopost kami na picture ni Vin. Ah, hindi, lumabas yung kissing scene natin yes. sa Never Say Goodbye. Galit na galit siya. Nag-tweet siya na parang, sana pag nagkaanak kayo ni Vin, maging abnormal yung anak mo. Tapos sabi niya, huwag mong papatulan si Vin kasi bubuntisin ka lang niya at iwan ka niya si Eric. Ba't ganun? Pero Twitter kasi ito eh. Kahit sinong pungas, pwede mag-tweet. So, blinock ko na lang siya kasi natakot na ako eh, diba? So, knock ako ng knock on wood. Tip lang ah, kung mabubuntis ka kunyari, taglili ka, lumayo-layo ka sa mga. Yan na yun. Matagal pa yun. Baka yung anak mo malaki dyan. Ano yung bigote bigla? Hindi naman malaki. Anong hindi? Pakita mo nga dyan. Hindi, okay lang. O, ba't pa parang na-conscious ka bigla? Lumit eh, yun. Tsaka nag-UP ka pa ka mo, no? Yes, UP din naman. Anong course mo dun? English studies ako dun sa kanya. Malupit! Ba't di mo tinapos? Hindi ako nakapasok. Yun ang story, ano, kaya ako nag-UP. Nakapasok na ako ng UP, akala ko tatapusin ko na. Si Daddy nagtayo siya ng restaurant and resort, so kailangan daw niya ng chef. Kaya nag-LOA ako sa UP, nag-culinary ako. So sinuwerte, iniisip ko, mataba ako nung habang nagluluto ko. Iniisip ko, after this, magtatrabaho na ako sa Batangas. Ino ba yung gusto ko? Iniisip ko kasi, yun na yun eh. So, kaligitnaan ng OJT ko, mahaba yung oras, kaligitnaan nun. Every break ko, nag-workout ako. Tapos sinuwerte ako after... Ka, no? Yeah, no, gym talaga. Gym talaga. Workout, tol. Oo, tindi. So, kagkakit sumusuka na ako. Siyempre, sa restaurant, kumakain kayo lahat, masarap. Ako, kumakain ako diet. So, naiingit ako. Ilang months ko tinis. Then, lumabas yung AA, nakita ko initial skin, ha. Even na brainy ka, inisip ko, pangalan ko yun, ha. Hindi kaya sign. Tinry ko na. Sinuwerte ako. Kumila ka pa lang, parang kumila, yes. Nakapila ka eh. Hindi ako tulad ng iba na nagsushortcut. Talagang ako, pagpasok ko, doon dala ko yung hard case ng gitara ko, Nakapila ako from, pumunta ako ng 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. marami nang nakapila. Yes, yeah, super. Hanggang labas na. Nasa labas ka na? Nasa labas ako. 4 a.m. pa lang may mga natutulog. Yan natutulog na overnight. Sa labas dumating ako ng 9, natapos kami mga 3 a.m. So, parang ang weird ng feeling ng gano'n, parang ang dami-dami yun. Tapos may mga gano'ng pakiramdam pa ba na parang ang ganda niya, sigurado ako makakapasok. Tapos hindi ko siya nakuha. Yes. Oo. As in. Nawalan na ako na pag-asa na. Siguro lahat ng bet ko dun sa group namin. Hindi sila napasok. Halos lahat. So, eh, tingnan mo naman, produkto ng ano, ang dami mo na cellphone na yan. Ang ganda ng katawan. Oo. Tingin mo ano to, fate? Feeling ko. Kasi nung bago ako nag-audition sa AA, hindi ko alam. Tapos nag-decide ako na, sige na nga, tatry ko siya ulit. So lumapit na ako din sa agency, kasi nagko-commercial ako dati. So lumapit na ako sa kanila, sinabi ko sa kanila na gusto ko ulit mag-artista, ganyan. Tapos, sakto na may auditions nga for AA. Tapos, pagdating ko doon, akala ko hindi na ako masasalang, sumingit-singit pa ako sa mga sa line. Tapos nakasalang ako, napasok ako. Grabe ka, nandaya ka naman pala eh. Oo, yun ang determinasyon. Sumingit hindi ako kasi. Sumingit ako kasi, nandun ako sa tuktok talaga ng Araneta. Eh, mga 7 p.m. na. So, natakot ako na baka yung judges umuwi na. So, sinabi ko sa guard, pupunta lang ako CR. So, umalis ako. Bumaba ako sa baba, sa pinakababa. Tapos, pumila ako ulit.
So yun, nakasingit. Buti hindi sila, ano, eh, nutila dyan ah. Sa bagay, kung ako'y nakapila, papasingiti ko nga naman siya, di ba? Nice! Charot! Charot. Baka naman, ano, may tawag galing Malacanang. Hindi ah. Galing. Yun nga lang, naniingit, sumingit ka. Sumingit ka. Oo, sumingit. Yun pa rin yun. Sumingit ako. Alam mo, kakarmahin ka dahil dyan. Kumusta ka trabaho si, ano? Ate Guy. Ate Guy. Ay, ano, ano? Saya. Sobrang nakaka-overwhelm kasi nung una ina-expect ko na mapapressure ako kasi siya yung ka-eksena ko talaga. Mahihirapan ako. Pero naka-eksena na namin siya nung Artista Academy Days. Mm-hmm. Kami mga lalaki. So, tapos sinuwerte ako doon na nagtapos. Ano kayo siya magbubuti? Yes. Ano, no, magbubuti ka doon. Kaya ako naka-feel na feel mo. Feel ko yun. Sabi ko, magbubuti pala. Yun yung panood ko yun. Ganda nung ano eh. Yun yung... Ikaw yung magandang ama na doon eh. Doon talaga. Kinakarir mo talaga si Rino Brea. Hindi ko magbubuti yun. Tapos kanyari nanay mo siya na... Doon, may asawa ka na, Tol. Ikaw naman, Sophie. Kamusta yung count? Isa siya sa pinakamabait na nakilala ko sa showbiz kasi sobrang humble niya, sobrang down-to-earth. Tapos ako naman, na-touch ako sa kanya kasi meron kami eksena sa Baguio na sumasakay kami ng kabayo. E buong araw, nasa kabayo na ako, sobrang sakit na ng puwet ko. Ha? Kaya nag-commission ako bigla. Sobrang sakit na ng puwet ko. So sinasabi ko, ang sakit na ng puwet ko. Tapos tinawag niya yung PA ng show. Sabi niya, lagyan niyo naman ng kumot yung upuan niya. Kasi, as in, naglakad pa siya. Hindi lang yung tawag na gano'n. Naglakad siya, hinanapan niya yung pwedeng magbigay sa akin na kumot. So doon, sobrang na-touch ako kasi alam mo yun, hindi naman niya kailangan gawin yun, pero nag-abala pa siya. So, sobrang bait, maalaga. So, kung ako yun, hilutin ko yun. Hali yata'y sinabi ko lang. Sabi mo, kayo talaga, Tito Lord, sabi mo. Kayo talaga, Tito Lord. Kasi wala ka na trabaho mo yung pati. Sakit pala nun, ano? Ganun ba? Pag ganun ba, boundary agad yun? Pag ganun. Ganun eh. Masakit yun. Kuya dito. Sino yung mga pinag-aaralan niyo? Sino yung hinahangaan niyo mga artista? Ako, si Bea Alonzo, Christine Hermosa. Yun. Pati sa acting? Oo. Ikaw naman? Ako, Jericho Rosales. Para mapares-pares yung mga inaano na yun. Idol niyo si Jericho Rosales kasi crush ko siya. So... Si Baldomaro, ayaw niya. Di ba? Hindi niya idol siya. Hindi nila abutan yung Tito Lord. Baldomaro. Kanina ka pa. Pag nanonood mo kayo sine, magkahawa kayo ng kamay. Hindi. Siya minsan nakikihag sa akin pag nilalamig daw siya. Eh, kaya lamigin siya. Isang masama ka naman na siya. Nalamigin ka rin ba? Tuwing kailan ka umuwi ng Pampanga, Vin? Bihira na lang, mga once a month. Mm-hmm. Ikaw, taga Mandaluyong ka lang, I heard. Mm-mm. Siyempre, yung next joke din sa loob o sa labas, di ba? Taga-wak-wak. Taga-wak-wak siya, June. Ano? Wak-wak. Talagang, alam mo nga, hindi siya uring maglulupa. Yun. Hindi. Hindi, Panginoong may lupa nga sila. Kaya nga. Ano po Lumaki yun, siya dito, sa Lord? Ano, sa... Ano po yun? Usapin. Kung hindi ka artista ngayon, ano ginagawa mo ngayon? Maliban sa taong grasa. Siguro nagwa-wakeboard ako ngayon. Oo nga pala, wakeboarder ka nga pala, no? Sa... Kami, nagpupunta rin kami sa Nodali. Ah, talaga, hindi pa ako. Nabaliches, Quezon City. Hi, Tito Lord! Ano, Tito joke na rin. Okay, last question. Ibulan mo na yan, ha? Oo. Ikaw na mag-last question, Jun. Kung sakaling bibitayin ka na mamaya, kayo, bibitayin na kayo mamaya, anong gusto niyong huling kakainin niyo? Kakainin? Kakainin. Ako po. Gusto ko yun doon sa Japan, yung ano, tawag sa isdang yun. Fugu. Yung may lasong ba yun? Mm-hmm. Yun ang sinasabi nila. The low fish. Sweet. May mga license lang yung mga Botete. Chef na diba? Low pwede yung gumawa nun. Yeah. Kasi Buffer may poison fish. Talaga sa loob. Kasi bubuksan mo yung fish, isang sasang bag na parang balon na may laman. Lahat yung poison. Sobrang sarap daw nun. Yes. Kasi mamamatay na rin kung may lasan man. No? Magandang punto yan, ha? Vin Abrenica. Magandang point yan. Ikaw naman, Sophie. Ako... Spam? Spam. Iniinsulto ka niya. Hanggang ganun lang daw yung panlasa mo. Hindi, di pa siya nakatikim noon. Siya fugo. Ikaw spam. Ako... Hindi ko alam. Siguro lechon. Crispy pata. Mga ganun. Yan.
Tarlac, Pampanga. Magkalapit lang din. Ang ganda. Padana yan, tol. Tricycle lang yan, di ba? Tricycle lang sinasabi mo. So, may pera ka na ngayon. Nakapag-special na biyahe ka na ng tricycle. FX na. Alright, thank you for being such good sports. Maraming rice. Thank you for having us. Thank you, Tito Lord. Pag-usap tayo mamaya.